Pet sa dipiligro na ba? And naka-red alert na ang mga packet natin. So, wala nang laman yung mga wallet natin for purchasing online. Like katulad ng Shopee. Ang bagay kayo na gusto niya i-purchase, like you're on emergency situation now na wala nang pera at malayo pa ang sweldo, and mga baby natin need diapers, kaya milk, or mga items na kailangan niyong bilhin pero kailangan niyo pang mag-intay ng mga ng isang buwan. So si Shopee, meron na siyang tinatawag na pautang. So ito yung Spaylater. Sa background natin medyo maingay kasi nasa on-peak tayo, on-peak time. So everyone is awake. Welcome back nga pala mga guys sa channel na ito. And kung bago kayo and napadaan lang kayo, please subscribe for more videos na ilalabas natin in the future. So guys, ano nga ba itong Spaylater na ina-offer ni Shopee? Actually matagal na ito eh. So ngayon i-share ko lang yung experience ko. Sinubukan ko itong option ni Shopee na Spaylater dun sa payment option. So, pwede kayong umutang din 3 months. So, i-divide nyo yung item na amount ng item na for 3 months. So, ako, ginawa ko, sinubukan ko kung effective. Nag-order ako nung ano yung bike helmet. So, nag-worth siya ng more than 400 pesos. So, kapag ipipay ko siya normally, like cash on delivery, so magbabayad ako ng more than ng parang nag-a-add pa ako ng 80 pesos, so umaabot ng 571 something. Tapos sinubukan ko itong Spaylater kasi pinurchase ko siya, check out ko, nag-register ako, tapos madali lang eh yung pag-a-apply. Within, habang nagpa-purchase ka ng item, choose yung ano yung Spaylater as an option of payment, tapos nagpipil up ka lang ng something, ng mga information, tapos scan mo yung ID, kasi kailangan din ng ID, requirements din yun eh. Kung may account na kayo, walang problema. Tapos i-scan din yung face nyo, parang ganun siyempre, di ba? Verification, face verification. Ako nga pala guys kung paano ko yan ginawa, yung short video, so voice over ko yan para makita nyo. Yung Spaylater, napakalaking bagay kasi kung nagipit ka at nasa red alert na yung mga wallet natin, laking tulong nito eh. Kasi nung nag-register ako and na-approve, 5,000 yung pinaprovide ni Shopee, pero hindi ko alam, depende siguro sa approval, pero yung sa akin 5,000, hindi ko alam kung ayun yung pinaka fix na ano nila or depende sa applicant. Pero sa akin 5,000 yung credit limit ko. Ito yung laman ng cart, tapos check out nyo lang. Tapos yan yung may bilog na yun, yung Spaylater option. So click mo lang okay. Yan, so punta tayo dyan. Tapos yan yung okay, click mo siya. Yan, activate mo lang. So ito na yung buy now pay later program ni Shopee na tinatawag na Spaylater. So may dalawang steps dyan, sundin nyo lang yan, and then check mo lang yung activate now, so magpa-process na yan, and then makaka-receive ka ng OTP dun sa mobile phone mo na nag-auto siya. Tapos siya in the process ng activation, tapos magre-require siya ng government ID. So yan, pag andyan na yung government ID mo, so itapat mo lang dyan sa camera, tapos mag-i-scan na yan siya, tapos isi-save niya yan, then i-confirm mo lang siya yun, and then after that mag-fill in ka ng mga information, so i-confirm mo lang yung mga information na isinulat mo dyan, tapos sunod niyan yung face recognition, so yung facial verification. Tapos yan, congratulations, na-approve na siya, na-activated na yung Spaylater mo. So yan guys, nakita nyo, so 5,000 yung i-provide ni Shopee na credit limit mo. So yung credit limit mo na pwede mong gamitin sa pagpa-purchase. Tapos yan yung yung total amount, so may option siya. Meron siyang actually yung processing fee na 2%, tapos
like around 1 to 5% yung monthly interest niya. Siyempre, business yan. So, may privilege kang mangutang. So, meron ding tubo si Shopee. And then, may tatlong option dyan eh. Pwede mong bayaran na 1 month. So, may option na 3 months. And then, may option din na 6 months. So, the lengthy the payment method. So, the more the percentage. So, kung nakapili ka na ng option kung ilang buwan mo siya babayaran, i-confirm mo lang. So, yan, nagpa-process na yung payment. So, ayan, ito na yung transaction details. So, binayaran na ni Shopee si seller. And then, ayan, nag-notify na si Shopee kay seller na i-ship out na yung product mo. Kung hindi nyo pa nasusubukan, malaking tulong eh, pero siyempre, kailangan responsible ka rin sa pagbabayad para maging maganda yung credit limit mo. Kasi parang credit, ano rin na ito eh, parang credit card eh. So, kung maganda yung record mo, nagbabayad siya in time. So, hindi ka mag-i-intern ng interest. As magiging maganda pa yung record mo. I'm not so positive, pero isi-search ko pa kung may mga iba rin na na-approve ng more than 5,000 pesos. So far, yun yung yung experience ko, napakadali. Nag-order nga ako ulit ng panibagong item eh. Worth 130 pesos lang, 3 months ko pa. So parang 40 something lang yung babayaran ko per month. Napakagaan, di ba? Tapos may privilege ka pang makapag-order. So maraming salamat sa pagsubaybay sa video na ito. Kaya ko share yung video na ito po dun sa mga hindi pa nakakaalam. At least malaking tulong para sa atin, 'di ba? Kung may baby ka or nagipit kayo sa budgeting niyo sa family ng food, 'di ba? Pwede mong gamitin 'yon. O kaya kung may emergency item ka na pwede mong bilhin, na pwede mong gamitin yung credit card limit mo or yung Shopee Pay credit limit mo, 'di ba? Once again, guys. Thank you for watching this video, and I hope to see you next time. And don't forget to click on subscribe.